Magandang gabi po sa lahat, no? Sabi nga, we are few but we're surrounded by many. Amen. Amen. Tingnan mo yung many dyan. Ang katabi mo, many yan. Many ka kaya mo? Many, di ba? Many. So, sige, before tayo mag-start, no? Sino po dito marunong mag-pray? Amen! Nang ama namin. Dito nagkataon kung bakit tinamo ang aming mga pasalugan na ito. Lord, I pray, Father, na gamitin mo lamang po ako bilang instrumento mo, Panginoon,
God, ikaw ang siyang makita, ikaw po ang siyang mangusap sa puso't isipan ng bawat isang naririto, Panginoon. Ama, salamat po, walulhati ka at maparangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Okay. Your kingdom come. Yan yung pinaapit natin for this whole month of November kasi it is the celebration of our anniversary, right? So, pag-aaralan natin itong the prayer, ang tawag dito is a model, tama ba? Model prayer or prayer model? Model prayer. Yeah. Okay. Pag-prayer model, yun yung nanalangin. Okay. It is a model prayer. Okay. Kailangan, kunin ko na yung notes ko. Malagay may notes eh. Para hindi tayo mawala. Ayan. So, isa-isayin natin ito, no? Kasi dito sa panalangin ito, nabanggit ni Lord yung pinatawag na, Your kingdom come, Your will be done. Okay? So, isa-isayin natin yung prayer na yan. Kasi yung iba, ang ginawa talaga sa panalangin yan, ayan talaga yung ginagawa nilang prayer. Tama ba? Right? Kasi ako namulat ako bilang isang Katoliko. Since nung bata pa ako, at lola ko, may iliyang mag-rosary. Diba? Ilang ama namin meron sa isang rosary? Lima. Tama ba lima? Pito yung iba. Depende kung anong klaseng rosary meron. Pero iba kayo yung mga rosary. Diba? So marami na paulit-ulit, diba? So meron pang ibang mga prayer yan. No? Ngayon, totoo yun natin. Ano bang ibig sabihin ni Lord no, dito sa prayer na to? Itong ama namin na to. Ito ba talaga yung dapat natin ipananangin na gawin yung prayer. Ngayon, ipapaliwanag natin isa-isa bawat verse yan. Kaya abutin tayo ng hanggang alas 12. Ready na ba kayo? Ayaw. Okay. So, start tayo sa next one. Next slide na. Yan. So, number one is in verse 9, is manner therefore our Father. Okay? Sinabi ni Jesus, our Father. Okay? You must know the Father. Kinakailangan, pag tumawag ka sa isang tatay, no? Dapat kilala mo siya. Tama ba? Tatawagin mo yung tatay na yun. Yung tatay, kilala mo yung tatay mo. At alam mo, ugnayan mo sa kanya. Right? Ngayon, kay God, tinatawag natin siyang Father. Tama ba? Pero ang tanong dito, gaano mo siya kakilala? Gusto ko lang malaman, meron mo ba rin mga first time, yung ngayon lang nakatid, sa ganyang gawain. Mga first timer. Alam ko meron dito kanina. Tama ba may first time din kanina? Ayan to, isa. Tapos ito pa, dalawa. Dalawa silang first time. How about here, in this place? Yan. Dito ba? First time, meron dyan? Oh, walang first time. Ito lang, dito may first time. No? So, ganito yan. Kasi, tandaan niyo po ito, hindi po natin pwedeng tawagin Ama ang Diyos kung hindi natin kinikilala si Jesus sa buhay natin. Amen? Tama ba? Ilan pa sa ating verse? Next po. Ayan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, kahit tawagin mo siyang Father, at hindi mo kinikilala si Jesus sa buhay mo, baliwala yung pagtawag mo sa kanya bilang Ama. Amen. Tama ba? Kasi walang ibang dahil kundi sino raw? Si Jesus Christ. Kaya tingnan nyo, hindi ko lang alam kung na-usap nyo ito ah. May mga, marami namang religion talaga na kung saan, sa iba hindi talaga nila kinikilala si Jesus as Lord and Savior. Tama, minsan tao lang. Tapos ang tinatawag nila lagi si God, si Father God, no? Called the name of Jehovah or Yahweh. Pero kahit anong tawag natin sa Diyos Ama, pero hindi mo ginagamit ang pangalan ng Jesus, no? Baliwala. May kilala mo ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Paliwanag yun. He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Jesus Christ, our Lord. Ang tanong ko sa iyo, kilala mo na ba ang Ama mo? Na nasa langit. Okay, paano mo siya tatawagin ngayon? In the name of Jesus. Yan. Kaya pag nagpipray tayo, hindi nyo napapansin kahit yung mga nagpipray, yung mga leader nyo. Father, yan ang kagad, no? Then sa bandang muli merong in Jesus name. Tatawag tayo sa Ama with the leading of the Holy Spirit in the name of Jesus. That is one God. Okay? So, yan.
kinakailangan kilala mo yung ama mo. Okay? So ano pang pagkakakilala mo sa ama? Right? Sa John chapter 8, no, may sinasabi doon, no? Kasi naipagtalo kay Jesus Christ yung mga Pariseo nung time na yon, no? Kaysa sinasabi nila, ama namin ang Diyos! Di ba? Pero ang sabi ni Jesus Christ, no? Diablo ang inyong ama. Grabe, no? Ikaw pag sinabi sa'yo, Diablo ang iyong ama. Payag ka? Sabihin niyo, bakit kaya nasabi ni Jesus Christ sa mga panong yun, sa mga Pariseo na yun, na Diablo ang kanilang ama? Why? Kasi doon sa bagay na ginagawa nila, yun yung maikilala kung sino ang magulang mo sa pamamagitan ng ginagawa mo. Kaya minsan kapag gumagawa ka ng kalokohan, ang unang tanong, sinong nanay mo? Sinong tatay mo? Diba? Minsan yung mga magulang mo, nagtatalo, manang-mana ka sa tatay mo, hindi manang-mana sa iyan. Hanggang sa naghiwalay na sila dahil sa'yo. Diba? Ay, ganyan, di ba? So, kinakailangan. Ibig sabihin pala, kung kilala natin ang Diyos Ama, nire-represent natin siya sa buhay natin. Tama? Ibig sabihin, pag nasa school ka, dapat yung father mo si God. Amen po ba yun? Ay, grabe, anak ng Diyos yan. Tama? Pag may problema yung tao, lalapit sa'yo kasi isa kang anak ng Diyos. Di ba? Hindi yung parang, di ba, pag nailigta ka, ay, pambayan, dyan na naman yung demonyong to. Demonyo na din yung tingin sa'yo. Kaya kinakilala mas natin mo makilala ang Diyos sa buhay mo. Eh, may lalo mo siyang makikilala through Jesus Christ our Lord. Okay. Sabi nga ng John 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Lalo mo makikilala ang Diyos sa buhay mo sa pamagitan ng Word na yun. And our Lord, Jesus Christ. Amen po ba yun? So, ibig sabihin, yung word mo pala na yun, kailangan mo sa buhay mo araw-araw para lalo mo makilala ang Panginoon, ang Diyos. Amen. Ang tanong, nagde-devotion ka? Amen! Yun yung word. Amen? Tapos, si Jesus Christ, sinabi niya rin mismo, siya yung tinatawag na bread of life. Tama? Kaya nga sa Matthew 4 verse 4, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. Ibig sabihin, di ba, kainin mo si Si Kristo. Amen. Natayimik sa naman. This is spiritual, ha? Di ba, nagkakamatay ang ostya sa kanyang ano, di ba? Yung blood of Jesus, di ba? Iniinom ba natin talagang literal yung dugo niya? Kinakain ba talaga natin yung nagiging laman ba ni Jesus yun? Hindi po ganun yung meaning, no? Di ba? Baka iisip mo, ito yung ostya, no? Pag ito ang laman ni Kristo, ito sinisip mo, ito na yung laman niya. Kaya tingin sa atin yung iba, mga kanibal tayo. Pero mali, hindi ganun. Because He is the Word who became flesh and dwell among us in John chapter 1 verse 14. So maliwanag yun, you need Jesus Christ, you need the Word in your life. Kung paano mo itinuturing ang Word of God sa buhay mo, ganun mo itinuturing si Jesus Christ. Amen. At ganun mo nakikilala ang ating Diyos. Tama? Amen po ba yun? Amen. So pwede, sabi mo sa tabi mo, magde-devotion tayo palagi. Para lalo natin makilala sila sa buhay natin. Amen. Okay, number two. Ayan. So sa next prayer ni Jesus Christ, your kingdom come, your will be done. Okay. So ito yun. Saan kingdom ka ba pumupunta palagi? Yun yung tanong eh. Di ba? Ito, sinabong kayo ng mga nakarang Sunday, kaya hindi pa sa inyo sawala, no? Mula ng umaga, tapos, kaya hindi pa ko naman sabi ko, parang yun uli yung message. At tinanong ko si Kuya Jun, anong message mo? Yung kingdom ka? Naku po. So, nag-asawa kayo, anong topic na naman na kung saan maipapasok pa rin itong topic nito, yung kingdom ka? Okay? So, ito yung binigay sa akin ng Lord, no? Enter His kingdom. Amen. Tandaan niyo, yung kingdom ng Lord, nung tinanggap niyo si Jesus Christ, tinanggap niyo ba si Lord? Doon nagsimulang pumasok ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Pero this is the question. Nananatili ka ba sa loob ng kanyang kaharian? O minsan, lumalabas ka muna, di ba? Meron kang gustong gawin. Di ba? Tama ba? Teka na, Lord, sa gitnang to, meron akong may sumulpon sa Facebook ko na, di ba? Alam niyo, ang Facebook ngayon, masyado yung expose. Di ba? May makikita kayong mga sumusulpon dyan. May nabalitaan nga ako, may naging issue daw sa burol na alay. Scam na din. Ah, matotoo kayo? Yes. O, sino may video nun? Di ba?
Tama? Saan ka na naman? Kumana naman sa ano? Kingdom ng ano? Ano? Kingdom ng? Diba? Pornography na naman. Diba? Pupuntahan mo na naman yun. Okay. So, ang sabi dito, that your kingdom come and your will be done. Ibig sabihin, kapag nasa Lord ka pala ng kingdom ng Lord, ang nasusunod pala kung ano yung will ng Lord. Amen. So, pag sinabing will of God, those are things na kung saan sabihin natin, may mahirap kang naranasan sa buhay mo, pero masaya ka. Dahil alam mo, that is His will for you. Amen. Dahil alam mo, tutulungan ka ng Diyos. Dahil alam mo, may solusyon sa lahat ng dinaraanan. Yun yung kaibahan kapag nasa loob ka ng kingdom. Kasi pag wala ka sa kingdom ng Lord, hindi mo makikita si Lord sa buhay mo. Tama? Ang panay mo makikita, panay negative. Kaya the reason yung ibang mga kabataan sa panahon ngayon, nagpapakamatay. Why? Kasi lagi silang nakatingin sa kingdom ng mundong ito. Maraming alam ng sanlibutan ito. Amen. Kaya maraming kabataan ngayon, ligaw ang landas. Amen po ba yun? Ang tanong, saan ka dun? Dun ka ba sa bilang sa kingdom ng God o dito ka sa mundo? Right? Kasi dapat kung tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, dapat yun yung isinasapa buhay mo. Dapat alam ng pamilya mo na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Dapat pag nasa school ka, ang kinos mo ay anak rin ng Diyos. Tama. Pag nasa trabaho ka, ikaw ay isa pa rin anak ng Diyos. Why? Because you are in His kingdom. Mariwanag yun. Ibig sabihin, tangay-tangay mo yung kingdom ng Lord. Pag nandun kami, nangyayaring pagbabago. Tama? Pag nandun ka, may nangyayaring solusyon sa mga problema. Hindi ikaw yung gumagawa ng gulong. Ikaw yung naghahanap ng gulong para ayusin. Amen po ba yun? So, saan ba mas masarap? Sa kingdom ng Lord o sa mundo? Kingdom ng Lord. Amen yun. Tama. Pero masusubukan yan sa tuwing wala kayo sa church. Tama. Doon yan masusubukan. Doon malalaman kung talagang nandun ka sa kingdom ng Lord. No? Kahit na wala ka na dito sa church. Minsan pag nasa loob ka nandito, pasok mo dyan, no? Parang nagiging holy ka agad. Diba? Parang ka-transform, di ba? Oh, bawal magmura. Nasa loob ko ng church. Yan, yeah, ganon. Tapos paglabas mo, maya-maya, mura ka na naman, di ba? Ang akala mo kasing kingdom of God yung church. No, it is not a kingdom of God. It is the Lord Jesus Christ who is in you, who reign in your hearts. Tama? Yung nakaupo sa trono ng puso mo. Kaya mayroon mga kingdom. Nandun ka sa loob ng kingdom niya. Amen po ba yun? So mamaya paglabas, malalaman na naman niya, no? Okay? So let His will be done. Ito pa. Maraming kabataan kasi ngayon, hindi na inaanap ko ano talaga yung kalooban ng Diyos. Alam niyo ba yun? Lalo na pagdating sa pag-ibig. Tama? May nagsabi nga sa akin, sino, hindi ko alam kailan ba to. Kahapon yata yun, or kanina lang, no? Ah, kanina lang siguro. Hindi yun, huwag ka mag-alala, hindi yun. Hindi ko sasabihin yun. So, yun. Ay, wala ka. Pero sabi niya gano'n sa akin, Kuya Jom, ay, sabi niya, Jom, ilang taong ka na? Di sinabi ko yung edad ko. Sabi ko, 23. Joke lang yun siya. Sabi ko, 33. Paano sinabi ko 33? Ay, paliwala. Talaga? Akala ko 21 ka lang. Diba? Sabi ko, 33 na ako. Okay. Tapos ngayon sabi niya sa akin gano'n, alam mo Jom, pwede ka namang humanap ng kung sino-sino lang dyan. Pwede ka namang humanap eh, diba? Tama, mali. Kaso pag humanap ka ng kung sino-sino lang, eh para kang aso. Di ba? Anong ginagawa ng aso? Ay, awa-awa lang. Tahol. Habol. Pagkatapos gamitin yung isa, isusunod yung ikalawa. Tama. Walang commitment. Pwede yun eh. Pero I always pray for God's will in my life. Sa edad kong to, sabihin ko na I am ready na for that thing dapat eh. Tama ba? Actually, hindi na, tingin ko nga parang hindi na ako on time. I am overtime. Balisin, sabi ko nga, kahit na overtime yung age mo, God's time is always be the best time. Amen mo ba yun? Kaya yung mga 15, 16 lang, di ba, nagsasabi na, well, kaya ito yung will ni Lord sa akin, no? Parang ganun, Lord. 16 years old, di ba? Alam niya na yung will ng Lord sa kanya, di ba? Grabe, sigurado ka ba? Tama ba? Kinakailangan, let God's will be done in your life. Huwag ka muna magmamadali. Tama ba? Aral-aral muna tayo, guys.
Tama ba kasi minsan nadadamay yung pag-aaral mo, pag inaaral mo yan, di ba? Imbis na nakapokus ka sa pakikinig sa mathematics, sa kanya ka nakatingin. Tama. Ayaw mo makinig sa math kasi sa kanya ka nakatingin. Yung mga mata mo nakatingin sa kanya. Amen. Sana naikinig ka sa akin ngayon, kaso nga lang, yung mata mo sumisingit dito, pumupunta dito. Di ba? Tapos natutunan na ka, nag-i-imagine ka na magkatabi kayo. Tama ba? Okay. So, wag ganun. Okay. Let us focus ourselves to God first. Tama po ba yun? Pangako naman ang Lord yun eh. Okay po ba yun? Let His will be done. Yun yung pangatlo na po yun. Okay. Ayan, number 3 na tayo. Sige. Ayan. Have a heavenly mindset. Dapat yung kaisipan mo pang makalangit. Amen po. Ano ba yung makalangit na kaisipan? Ibig sabihin yung mga bagay na mabuti, tama, maayos, no? Yun yung dapat na naiisip mo. Ito yung tanong, anong iniisip mo ngayon? Ang Facebook, lagi nagtatanong yan, di ba? Pagbukas mo ng Facebook, lagi nakalagay, what's on your mind? Amen. Kaya minsan, kadalasan, kung ano yung pinupost mo, dun ka rin na ikinala ng tao. Di ba? Sa'yo, parang hindi lang out of the abundance of the heart, the mouth speaks, no? Out of the abundance of the heart, even the mind speaks also. Tama ba? Kasi kung ano yung nasa isip mo, yung sasabihin mo, yung ilalabas ng puso mo. Tama po ba yun? Eh, di ba nauso ngayon yung ano, walang tulog, di ba? Yung nagpo-post sila pag walang tulog, di ba? Sabi ko, grabe, nasinubukan ko rin yun, yung di ba, si Jomar pag walang tulog. Sinubukan ko, no? Kaso ayaw gumana sa Facebook ko. Kapon, yung pinipilit ko kapon. Nainis ako. Sabi ko, gawa na lang ako. Binaligtad ko ngayon, di ba? Ang walang tulog ngayon, si Enrique. Pag may tulog siya, kamukha ko siya. Okay, mag-aano tayo mga pasyente niyo dyan. Ano lang yun? Last na yun, sabi ko naman ito, last na to, promise. Hindi pa ko, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka maikiayos pa ng sanlibutan. Amen po ba yun? Dapat yung kaisipan mo, iba sa kaisipan ng sanlibutan. Dapat meron kang palaging tama at mabuti na naiisip. Amen po ba yun? And that is the heavenly mindset. Amen. So, next one. Ayan. Nasabi ko ba yung prayer doon? Ayan. As it is in heaven. Ayan. Give us this day our daily bread. Verse 11. Ask God for your needs. Amen. So sa bawat araw, meron kang kailangan. Sapatay yung ano, yung pangailangan mo na hingin mo ngayong araw na to. Once na nag-pray ka na, maniwala ka, God. Itutugunin ni Lord yun. No? God will give it to you. Maniwala ka. Amen. So sa bawat araw, may needs ka, just believe by faith na na-receive mo na. Amen. Ano yung evidence na na-receive mo na yung isang bagay? Sige nga. Magbigay kayo ng evidence na na-receive mo ng isang bagay. Okay, eto yun. Kapag ang isang tao nagpasalamat, ibig sabihin na yung na-receive. Amen. Kaya sometimes pag nagpipray, di ba, napapansin nyo yung ibang mga leaders yun. Ang unang word agad, thank you, Lord. Tama. Why? Because they believe, no, na nanalangin pa lang sila, tinanggap na nila. Amen po ba yun? So kaya, kahit wala pa, kahit di mo pa nakikita, mag-thank you ka na kay Lord. Amen ba? So maliwanag yun, tutugunin niya yung needs mo. Kaya don't worry about anything. Si Lord nang bahala dyan. Amen. So next po. Ayan. Ask God for forgiveness as you also forgive others. Yan. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Diba? So tingnan niyo po ito. Ang nauna dyan, ano, yung magpatawad ka, umingi ka ng tawad. Anong mauna? Ano yung mauna sa tingin niyo? Umingi ng tawad o magpatawad ka muna? Umingi ng tawad. Pero sa totoo lang, magpatawad ka muna. Di ba? Ask God for forgiveness as you also forgive others. Tama. So, ibig sabihin, alam ko lang, maaaring sa bawat araw, ito kasing prayer na to, that is a daily prayer. Anong evidence? Give us this day with our daily bread. Amen. Ibig sabihin, sa bawat araw, yung example na prayer na yan, yan pala yung mga laman ang ipinapanalangin natin sa Diyos. Amen po ba yun? So, ibig sabihin, sa bawat araw pala, it is possible na merong tao na manggagalit sa'yo. It is possible also na merong mga bagay na kung saan maiinis ka. Mga sitwasyon na kung saan magpapainit ang ulo mo. Tama? Kaya that's why nasabi ng Lord, forgive others also. Tandaan mo yung others, pati yung sarili mo kasama yan sa others. Sometimes hindi mo pinag-forgive yung sarili mo. Forgive yourself also. Amen po ba yun? Pwede po ba yun? Okay? So, next. Ito yung pinaka-last. Yan. Over
overcome the temptation. Ayan. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Ayan. So maliwanag yun. No? Sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi doon, di ba wala pang ibinigay na pagsubok na hindi mo kaya. Sabi natin sa ibang translation, temptation or tukso. Ibig sabihin, kung merong tukso sa tabi mo, tingnan mo yung katabi mo, tukso ba yan o manunukso, di ba? Kaya mo i-overcome yan. Amen. Ako naniniwala, sa bawat araw tinutukso tayo. Wala akong malaman lakas sa Kristiyano. Tama? Lahat darating at darating sa sitwasyon na ikaw ay tutuksuin talaga. Ang Panginoong Jesus ngayon, hindi nakaligtas, ikaw pa na tao lang. Tama? Eto, anong gagawin mo? Halimbawa, may magbubad sa harapan mo. Di ba? Tapos may babati ka, ako si Cesar Montano ko ito. Grabe. Kasi meron ako kaibigan, napakaloko nung kaibigan mo eh. Alaga ko rin yung sa may bayanan. Kapag ginaya yun, hindi ko alam kung sino yung kasama nyo yung nakaubad. Binabati ko po siya. Diba? So, you must overcome the temptation. Right? Hindi, ikaw, titignan mo pa yung babae may heels. But, pa, naanilag ko, aliyan lakihan ko pa, nilalakihan ko pa. Tapos kumakita yun, ano ba yun? Diba? Ang labo na nga eh, gusto mo pang palinawin. Diba? Meron ganun eh. That is sometimes temptation. Right? Yung akala mo parang natatawa ka lang. Hindi ko alam kung natatawa ka lang talaga. O meron nang tumitibok sa'yo. Di ba? Tama ba? That is also ano eh, gawa ng kalaban para matempt eh. Pero ibig sabihin, kaya mo. Tama? Halimbawa nandiyan na sa harapan mo. Eh, itakoy mo na agad. O kaya, i-scroll mo na agad. Meron ganun eh. Tama ba sa Facebook? Kasi ngayon talagang exposed talaga ang Facebook. Totoo lang. Kahit ako, pag ano, Ops. Di ba? Minsan may katabi ka na nag-ano ka na, tumitingin-tingin ka na sa timeline, di ba? Tapos may katabi ka, no? Eh, medyo na, eh, balik, sasabihin sa'yo, balikan mo ngayon. Di ba? Kapag gusto kang balikan, sabi ko, huwag na ayaw ko. Di ba? Parang gano'n. At ilaban mo na, no. Why? Because you are in His kingdom. Nakailod ka na. Kaya huwag na nang balikan sa dati. Tama ba? Ang pinaglumaan, huwag mo nang balikan. Mabango na yun. Amen? Tama ba? Basura na yun. Tama? Tinapon mo na, tapos dadamutin mo pa. Isinuka mo na, kakainin mo pa. Ano ka? Aso? Diba? Ano ka? Basurero? Diba? So, pagtapos na, tapos na. That is our old life. Una natin balikan yun. Kaya ibig sabihin dyan, kaya pa na natin yung mga temptation. Why? Because Jesus Christ is with us. Kaya na natin yung overcome kahit anong kasalanan pa yan. Kahit anong tukso pa ng kalaban sa iyan. Okay? So, tayo na po tayo lahat. Okay. So in this prayer, sa prayer ng Panginoon, makikita natin, no? We are belong in His kingdom. Ibig sabihin, yung nananalangin pala ng panalangin ito, yung taong belong sa karya ng Diyos. Why? Because first, alam niya kung sino ang Ama. Sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen? Tapos alam niya na hindi siya pagkukulangin ng Panginoon. And he's a kind of a person na kahit sobrang dami nang gagalit sa kanya, dami nang aaway sa kanya, he is willing or she is willing to forgive. Amen? So, isa kind of person na kung saan kilala niya ang Diyos sa buhay niya. No? Sinusunod niya kung ano mismo yung kalooban ng Diyos. Kahit na minsan parang imposible pero naniniwala pa rin siya na may gagawin ng Diyos. Why? Because he knows or she knows that God's will is the best. Those are people na nandun sa kanyang kaharian. Tayo po yun. Amen? But I tell you, kung siguro parang hindi ito yung nangyayari sa buhay mo, hindi ito yung ginagawa mo, wait lang. Baka hindi pa talaga si Jesus Christ yung nakasentro sa puso. Amen? Baka maaari na meron ka pa talagang bagay na kung saan binating hinanakit, galit po, sometimes isa yan. Tama, hindi mo kayang patawarin yung tao. The reason di ka rin malaya. Amen po ba? So right now, mag-pray tayo sa Panginoon. Ipaayos muna natin yung puso natin sa Kanya. Okay lang po ba yun? Ako naniniwala, in this prayer, no, yung binigay na sample model ng ating Panginoon na prayer, in our daily lives, laging may kasagutan ng Panginoon. Amen? Amen po ba yun? So right now, open your heart to God. Close your eyes, come on. Close your eyes right now.
Pwede bang kausapin mo ang Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus? Right now, kung may nakikita ka mga, kung kaya may nagagawa ka na hindi maganda sa buhay mo, hindi mo kaya i-overcome, o sabihin natin na parang ikaw may inanakit ka, ikaw mismo sa sarili mo, parang hindi mo kaya yung mga sitwasyong dinaraanan mo sa buhay, o di naman kaya, hindi mo alam kung ano talaga yung dapat mong gawin. And right now, I tell you, this is the right decision for you to give up everything for God. Surrender yourself to God right now. And just believe that He will do great and amazing things in your life. He is able to change your life. Come on, pray to God right now. Talk to Him. Kung meron man dito ngayon, may mga kagalit, sabihin natin may nanakit sa'yo. Or even for the past few years, hanggang ngayon, hindi mo napapatawad yung tao. O sabihin natin, parang inilagay mo na sa puso mo na kahit kailan hindi ko siya kayang patawarin. But right now, I tell you, paano ka patatawarin ng Diyos kung ikaw mismo hindi marunong patawad? Alam mo, ang nagpapabigat sa puso mo yung hindi pagpapatawad. So once you try to forgive him or her, I tell you, makakaranas ka ng kalayaan sa puso mo. Pwede ba magpatawad ka na? Pwede bang kalimutan mo na yung mga ginawa niya sa'yo? Pwede bang ipagpasa Diyos mo na lang siya? Ano mo yung mga bagay na narinig mo sa kanya hindi maganda? Ipaubaya mo siya sa Panginoon. Patawarin mo siya. Jesus. So right now, kung ikaw naman ay nasa magulong sitwasyon ng iyong buhay, hindi mo alam yung gagawin mo, parang sira na. But right now, I tell you, our God is a God of restoration. He is able to na buuin uli yung bagay na nawasak sa buhay mo. Kausapin mo ang Panginoon. Hingin mo yung tulong niya. Hindi mo yan kaya sa sarili mo. But with God, nothing is impossible. He is able to help you. In Lord Jesus, hallelujah. What's your name, Father? Panginoon, gusto kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Itong mga kabataan ito, Lord God, kung dinamilay mo sa bawat isa, let your name move to develop their lives, Panginoon. Lord, kitang-kita mong laman ang puso niya ngayon, Panginoon. Still, Lord, nandito sila ngayon at Lord, binabasa nila sa iyong harapan. Nakita mo ang mga kabataan ito na humingi ng tawad, pinatawad ng iman. Right now, I pray, Father, kaya ng pangako, Panginoon, puso matigas ng isang tao, ikaw ang bibigay ng panibagong puso. Lord, sana bigyan ang bawat isang panibagong puso, Lord, mamumuhay na ikaw ang kasama. Sige, pwede ba sumunod sa panalangin ito ng buong puso ninyo? Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Inaamin ko na ako'y nagalit sa aking kapwa at sa aking sarili. Sa gabing ito, pinapatawad ko ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. Sa gabing ito, pinapatawad ko rin po maging ang aking sarili. Sa gabing ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kulangan na aking nagawa sa iyo. Sa gabing ito, pinubuksan ko po ang aking buong puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Simula ngayon, mamumuhay ako bilang anak mo na nasa iyong kaya. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. So, meron tayong declaration dito. Pwede ba isigaw natin ito ng buong puso? Okay? Ah, sige, basahin mo na natin, Matthew 6:13. Sabi kasi, ito yung pinakadulong. Ito yung kadalasan nakakalimutan ko sa prayer. Di ba? Isama namin. Pero kasama ko yan. Yan po yung sa pinakadulong. Sabi doon, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay? Right now, lagyan natin ang declaration sa buhay natin itong sa pagitan na yung verse naman. Yung next ano ko natin. Slide down.
Okay, pwede ba, ilagay mo sa kapatang ng puso niya? Lagyan natin ng puso, lagyan mo ng tingin, okay lang ba yun? Lagyan mo ng pwesta na, this is me, right? Okay? 1, 2, 3, go! I am this kingdom, strengthened by His power, living for His glory, I am a child of God. Lagyan natin mga kapatang ng Lord, we give all the hearts, we bring back to you all the glory, honor, and all the praises in Jesus' mighty name. Everybody shout and sing.